Pakinggan po natin ang tinig ng aming pinakamamahal, ang angma ng lungsod ng Tanauan, the City Mayor, Antonio C. Halili! Good morning, good morning! Sa lahat ng mga players, coaches, at saka mga trainers, siyempre, of course, yung ating mga namumuno ng Little League, Atty. Jolly Gomez, thank you for coming to Tanauan, giving us this opportunity to host the game here in Luzon. It is an honor. It is an honor to be the host of this event. And like as has been mentioned, ang mga players ng mga taga-Tanauan, yung mga ibang team, ipanalangin nyo na huwag nyo munang makalaban yung mga team ng Tanawenyo. At delikado kayo. Dahil mga consistent winners yung mga Tanawenyo baseball players. Well, of course, ito naman, sport lang. Sabi nga, wag magdaramdam pagka natalo. Ipanalangin nyo na lang na huwag nyo munang makalaban yung mga team ng Tanawan. Asan ang team ng Tanauan? Asan ang Tanauan? Asan? Ayun! Nabanggit din kanina na marami na sa kanila ang mga naging scholars. Marami na rin ang mga players ng Tanauan baseball, softball, ang nagpunta sa abroad. Nakapag-travel sa Amerika, sa Singapore, darating niya, saan pa ba? Korea, Japan. Wala na, lahat ng dapat puntahan sa international, napuntahan na ng mga baseball players ng Tanauan. At for that matter, advance congratulations to the baseball teams of Tanauan. Nakikinig-init ako na the next time we meet here, mag-aabot na ng plaque or trophy to the Tanauan teams. Sorry to disappoint you guys. Thank you very much for coming to Tanauan. Good luck all! Our City Mayor, Antonio C. Halili. Ngayon po, ating tawagin at pakinggan po ang tinig ng aming makisig na Mayor. Mayor Antonio C. Halili! Nagbibiro lang ako dun sa opening na sinabi ko na iwasan niyo yung mga team ng Tanauan. Ngayon, yung hindi nakaiwas, yun, nag-suffer. Pampalakas, sinabi ko yan dahil para madinig ng mga players para ma-inspire. At yun ang mga players yun, patakot naman. Yun ang advantage ng host. So I took the advantage of being the host para ma-psych out yung aming mga players para lumakas ang loob at masiraan ang loob ng mga team ninyo. Siyempre, we want to be, be graceful. Sana. Yung kasing team ng mga Tanauan, medyo nasanay na sa panalo. Kaya, of course, we are proud to say na yung program ng city government about sports giving us so much honors. They bring home medals for the city. Lahat naman na yan is of course one way of avoiding our youth to be engaged in illegal drugs, because that's one of my primary concerns. Priority na aking administration ang fight against illegal drugs. And isa yan sa lahat kayo, lahat ng sa inyo siguro. I'm sure the reason why, nandyan din, one of the reasons why, nandyan yung mga teams ninyo ay nagpa-participate is pagkat isa yan sa program na para mapalayo ang mga bata sa illegal drugs. No? So, aside from our aim of preventing our youth to be engaged in illegal drugs, siyempre, gusto rin namin makilala yung Tanauan, because alam nyo naman ngayon na dapat maging competitive ka as against other municipalities and cities when it comes to progress and development.
dapat napopromote para yung ating mga bayan makilala ng mga investors. Yan kasi ang ating aim. So, by doing so, nakikilala yung bayan, even in the US, Korea, we've been to Singapore, na pupunta yung aming mga players, nakikilala yung bayan ng Tanauan. At may mga investors from those countries na became interested in the city. So, hindi lang support, kasama din yung progress and development. Tanauan City Senior Softball Team!